At sa mga pamamalita, tinayak ng House of Representatives na may papasa nila ang joint resolution para sa dagdag kapangyarihan ni Pangulo Benigno Aquino III upang masolusyonan ang nakaambang power crisis sa susunod na taon. Ito ang balita ni Grace Cassin. Who are we to dispute the binibigay sa aming I do suppose that Department of Energy has the technical know-how to determine ano talaga ang ating mga pangangailangan. Desidido ang mababang kapulungan ng Kongreso na bigyan ng dagdag kapangyarihan si Pangulong Benigno Aquino III upang habang maaga'y magawa ng aksyon ang nakaambang problema sa kuryente sa Marso sa susunod na taon. Ayon kay House Majority Leader Neftali Gonzales II, ngayong Webes ay susumitin nila ang pinal na kopya ng joint resolution upang agad matalakay sa komite. Sa ngayon, bago isumite ang resolusyon, inaalam ng mga kongresista kung paano matitiyak na hindi mabibigatan ng husto ang mga consumer sa panukalang ito. Tatlo ang opsyon na kanilang pinag-aaralan, subalit ito ay magiging dagdag bayarin sa lahat ng mga consumer. Una ay ang Interruptible Load Program o ILP. Dito ay maaaring tumaas ang presyo ng kuryente ng 60 centavos per kilowatt hour. Sunod ay ang lease na may pagtaas na 10 to 14 centavos per kilowatt hour. At ang purchase na sa ngayon hindi pa nila alam ang magiging dagdag presyo. May ipapasa pa rin sa mga consumer, like operation, yung ginamit mong power, yung ngayon, kung ano ba, kung yan ay diesel, yun ay ipapass on. Kaya yun lang ang inaano namin, tinatanong namin kung ganitong situation, ano ba ang projections nila. Kahapon nagkaroon ng pagpupulong ang mga kongresista kay Energy Secretary Jericho Petilla upang makuha ang pagsang-ayon ng mga ito. Pagkatapos ng budget deliberation sa plenaryo, sunod na bibigyang prioridad ng Kongreso ang joint resolution. Sa Senado, ayon kay Senator Serge Osmeña III, chairman ng Senate Committee on Energy, hawak na niya ang draft resolution, subalit wala pang nakapirma. We can use that as a starting point sapagkat kung anong aprubahan naman ng members, yun pong papasa dito, no? So, papag-aralan muna natin. Grace Cassin, UNTV News Worldwide.